Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang ilig ko, Drone Dude TV mo. Bago tayo pumunta kay Idol Big Was, Tommy Abili, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo mga mamatsir at magandang araw sa inyong lahat. At ito na nga mga kaibigan, ang tagumpay ni Gilbert Dasmariñas mga kaibigan. Maraming nagulat dito mga kaibigan, maraming hindi nagakala, maraming natuwa no? Sa balita na ito ni Idol Big Was, Tommy Abili, na talagang napakaganda naman talaga mga kaibigan. Nagbunga ang paghihirap at pagsisikap ni Idol Big Was, Tommy Abili. Kahit pa buhay niya ang nakataya mga kaibigan, pinaglaban niya ang postisya para sa taong naaapi na si Gilbert Dasmariñas mga kaibigan. Ito, panoorin natin ito. Yes po, mga kabigwas. Bagamat nasa malayo ako, wala po ako ngayon sa aming himpilan sa Puerto Princesa City. Dahil alam naman po ninyo na mayroon po akong nilalakad. Hindi pa rin po yan sa laban natin kay Gilbert. Dahil ayaw naman ng pamilya ng Galieno na buhayin o masabi nating investigahan muli ang pagkakawala ni Jovelyn. Mga kabigwas, ilang araw na ninyo akong namimiss. Alam kong nananabik na kayo na mapapanood ako, bagamat nakakaranas po ako ng matinding mga panghaharas ng mga alagad ng batas diyan po sa Puerto Princesa. Meron ngang isang piskal na nagsasabi sa akin na napakalakas ng aking loob na lumaban, na tila'y halos hindi ko makakamit ang hustisya. Wala tayong ibang ginawa kung hindi ipanalangin sa ating mga may kapal, ganun din sa ating mga matitinong vlogger, lalo na yung mga vlogger na sumuporta sa akin po mga kabigwas. Maraming salamat. Nagiging kayo ang lakas ng loob ko, lalo na po sa mga nakakulab ngayon. Kayo po ang lakas ng loob ko, maging ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa, maging diyan sa buong Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ako po ay hindi ko inaasahan na sa labang ito, kayo po ay aking makakasama. Kita naman ninyo, wala po ako ngayong background, wala po akong stinger dahil nga sa nasa labas po ako. Hindi ko po akalain na habang ako ay nakipatuloy na nakikipaglaban at para hanapan ng hustisya si Gilbert Dasmariñas, mga kabigwas, isang matagumpay ang ating nakakamit ngayon. Bagamat nakaranas po ako ng matinding panghaharas, nandiyan yung paano ako aabang-abangan at gustong ipapahiya ng kapulisan ng Puerto Princesa City. Maging ang NBI ng Puerto Princesa City, hindi po sila tumitigil parang ipahiya ako. Katulad po ng ginagawa nila na magsiserve sila ng warrant, ang palalabasin nila ay search warrant at maghahalughog sa mga kwarto o sa mga rooms na alam naman natin bawal. Ayaw naman sa taga-NBI, alam daw nila ang kanilang ginagawa. Kaya pala, malalaman natin. Sa proper venue tayo magkikita, kasi sabi ninyo, may karapatan kayong maghalughog kung kayo'y may warrant. Diyan natin, itong tagumpay na sinasabi natin ngayon, mga kabigwas, sa tagumpay ni Gilbert Dasmariñas, simula pa lamang ito ng laban natin para sa mga tiwali ng mga taga-NBI at mga kapulisan sa lalawigan ng Puerto Princesa City. Mga kabigwas, kaninang alas 5 ng hapon habang nasa conference ako, dumating po ang desisyon mula po sa korte ng atin pong sa Puerto Princesa City. Lumabas po ang isang resolusyon
ang resolution pong ito ay naglalaman galing kay Police Corporal ang complaint, ha? Complaint ni Police Corporal Joseph Ian Carpio laban kay Gilbert Agalieno Dasmariñas and Gilbert Agalieno Baldistamon. Mainit pa po ang resolusyong lumabas. Ano po ba ang nakalagay sa resolusyon na nilabas ng korte? Ito po ang nilalaman ngayon. In view of the foregoing, it is respectfully recommended that the complaint against Gilbert Agalieno Dasmariñas and Gilbert Agalieno Valdistamon be dismissed. Mga kabigwas, dismiss po ang kaso nila ng mga bugok na kapulisan laban sa dalawa nating ipinaglalaban na para lumutang ang katotohanan sa lalawigan ng Palawan. Anong sabi? B. Dismiss for lack of probable cause. Mga kabigwas, ako man ay hindi makapaniwala sa nangyayari na yon. Dito po sa aming lalawigan, sa akala ko wala ng hustisya na mangyayari pa dito sa Palawan. Nagpasalamat ako. Maitatala sa kasaysayan itong nangyayaring kabutihan at niluuban ng mas magagandang espiritu itong mga ating mga piskal. Ang pagkakadismiss po sa kaso ni Gilbert Dasmariñas at ni Gilbert Baldistamon ay nilagdaan ni Reo Jean Kendara, prosecution attorney. At nilagdaan din ni Pritchie Baban Subang. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko akalain itong si Piskal Subang, napaka mahigpit nito. Nakita ko matino ito eh. Talagang matinong mga piskal ito. Dito ko nakita ngayon na mayroon pa palang hustisya. Maraming salamat sa iyo, Piskal Subang. Salamat kay Reo Jean Kendara. Maraming salamat din po kay Carlos F. Santos Jr., Deputy City Prosecutor. Si Pritchie Baban Subang po ay Assistant City Prosecutor. At ito po'y nilagdaan. Nilagdaan po ito at inaprubahan ni Carmelina Zinisa Guevara, City Prosecutor. Maraming salamat po sa inyo sa apat pong lumagda nito, mga kababayan. Dapat purihan itong apat na mga piskal sa Palawan. Napakagandang biyaya at pamasko kay Gilbert Dasmariñas. Ang tanong po natin ngayon, mga kabigwas, maraming nagtatanong ngayon sa panalo ni Gilbert, mga kabigwas, mayroon ba dapat pananagutan? Mayroon po. Mayroon pong dapat makulong at masibak sa kanilang mga posisyon. Sa totoo lang, maging ako, pinipersonal ng mga kumag na yan. Gusto nila akong ipahiya, lalo na ang NBI. Lalo na itong grupo ng mga tiwaling kapulisan. Hindi ko po nila lahat ang magiging taga-NBI. Dahil marami akong kabrader dyan sa loob ng NBI na matitino. Iilan-ilan lang yung piste dyan sa loob ng kanilang larangan. Ganon din po
sa hanay ng kapulisan, marami din pong matitino dyan na dadamay lamang sa kabulukan nitong mga kumag at mga tiwali na mga opisyal ng kapulisan dito sa lalawigan ng Palawan. Sa totoo lang mga kaibigan, ano, nag-usap-usap din kami ng kasamahan kong vlogger, ano, na nasa team Bigwas OFW official. Nag-usap nga kami mga kaibigan ni Kasangga Mix, ano, na talagang itong laban ni Idol Bigwas Tommy Abili ay napakahirap nito mga kaibigan. Dahil nga nung una nabaliktad yung mga desisyon, ano, biruin mo. Ang kalaban niya dito ay matataas na official sa Palawan, ano. Kasabwat pa dito yung si sila Manalo nga. At itong sila Elgin Damasco. At itong si Elgin naman ay alam naman natin no, na tauhan ito ni Congressman GCE mga kaibigan. Ito nga yung matinding kalaban, no. Kaya sabi namin, ano, nag-usap nga kami na ito talaga napakatindi ng laban dito ni Idol Bigwas Tommy Abili. At sana nga mapanalo niya ito. Kasi sobrang makapangyarihan yung ano, no, NBI at yun nga, matataas na official sa Palawan. Pero nag-usap-usap nga kami mga kaibigan na kahit anong mangyari, anong mangyari dito sa kaso ni Libertas Marinas, hanggang sa dulo mga kaibigan, hindi talaga kami bibitaw, no? Susubaybay kami at susuporta dito kay Idol Tommy Abili, dahil nakikita namin mga kaibigan na nag-iisa lang itong tao na ito. Biruin nyo, tinatayaan niya yung buhay niya dito mga kaibigan. Pagkatao niya rito mga kaibigan ang tinatayaan niya rito. Wala itong hinahabol na kung anong kabayaran mga kaibigan, ano. Kaya itong si Idol Tommy Abili mga kaibigan, dapat ito ang ating susuportahan. Ito yung dapat nating subaybayan mga kaibigan, dahil may paninindigan, may prinsipyo mga kaibigan. At bukod sa lahat mga kaibigan, may takot sa Panginoon. So mga kaibigan, ipagpatuloy natin ito. Mga kabigwas, ito lang ang aking masasabi. Itong tagumpay ni Liobert Dasmariñas para sa katotohanan nitong sinasabing, ako hindi ako talaga, masasabi ko na lang ng talaga na itong kay Jubilin, Rocket Jubilin case, ano, hindi ko alam eh. Kasi mismo ang kamag-anak ni Jubilin ay ayaw, mismo magulang ni Jubilin ay ayaw umano pabuksan ang kaso. Eh ngayon, nanalo na tayo. Mga kabigwas, ginawa ng piskal, pinadalhan po kagad ng kopya. Unang-una po, si Liobert Agalino Dasmariñas na hawak po, na nandoon po ngayon sa farm ni Angie. Nag-iiyak, naglulundag sa saya si Liobert Dasmariñas nang malaman at itinawag sa amin na na-dismiss ang kasong ibinintang sa kanya. Anong kaso po ang ibinintang sa kanya? Rape with homicide na walang kaukulang piyansa dapat. Mga kabigwas, maraming salamat lalo na sa mga piskal na ito. Sa mga piskal ngayon, itatala namin sa kasaysayan yan. Pagkakataong ito, ang akala namin wala na kaming makamit na hustisya. Kahit na tinutugis at pinipersonal na kami ng mga alagad ng batas na ito. At itong tagumpay ni Liobert Dasmariñas at ni Jubert, dahil nadamay si Jubert, ang tagumpay na ito, ito po ang panimula ngayon. Ito ang simula ng laban namin para sa mga tiwaling mga opisyal, tiwaling mga kapulisan, at tiwaling mga taga-NBI. Umpisa pa lang po, tagumpay po kami. Tagumpay sa tulong ng Diyos at nilukuban ng mga mababait na espiritu ang ating mga piskal. Kaya na pag-aralan nila ng husto na walang sapat. Anong sabi niya? Anong mga piskal? For lack of probable cause. Mga kabigwas,
masaya kami. Umiiyak man sa tuwa si Liubert Dasmariñas, naglulundag man kami sa saya. Bagamat hanggang ngayon, patuloy na namimersonal ang mga kapulisan at ang mga NBI. Dahil sa inyong ginawa, pagbibigyan na namin kayo. Umpisa na ito ng ating laban. Huwag ninyong ilagay sa inyong mga kamay ang mga batas. Tandaan ninyo, tagapagpatupad kayo ng batas at hindi kayo ang batas. Umpisahan na natin, gaygayin natin ang mga tiwali na ito. Tandaan ninyo, ito na yon ang umpisa ng laban natin. Binigyan ng kopyang kaninang hapon, pinabibigyan ng Fiscal's Office. Sina sa kay Liubert, kami na ang kumuha. Liubert Agalino Dasmariñas at si Jubert Agalino Valdistamon at si Jeline Tabangay Galieno ng Puroan ng Purok Pulang Lupa ng Barangay Santa Lourdes. Nangakabigwas, ito po ata yung nanay ni Jubilin Galieno. At si Police Corporal Joseph Ian Carpio, Police Station 2, Barangay Irawan. Ito na ang masasabi ko ngayon. Manalo, butata ka. Butata kayo ngayon. Ginawa pa ninyo sa akin? Magsiserve lang kayo ng subpoena? Akala ninyo? Napaka-akala ninyo, kriminal na yung pinuntahan ninyo. Subpoena lang na dapat ang taga-court. Ito namang ingot na mga taga-NBI, magsiserve ng warrant, ginawang warrant of arrest ang isiserve, ginawang search warrant ng hapalugog, nangangalaykay. May pagkabasuriro din pala itong mga taga-NBI. Nangangalkal sa ilalim ng kama. Ano pagtingin mo sa akin, Diwindi, na pumapasok sa ilalim ng kama? Hindi ako kaliitan, hindi ako katulad ng inyong mga pinuprotektahan at kaibigan na itong si Eljin Damasco. Malaki po ako doon. Kaya, sa ginawa po ninyo ngayon, umpisa na po ang laban. Magsasampa na po kami ng demanda. Baka isang araw po, mga kaibigan, kasi nakapasok sila doon, yung mga taga-NBI, iniikot-ikutan nila, tinitingnan nila yung mga kama. Baka isang araw, may search warrant na naman yan. At tataniman nila. Kaya, mga kabigwas, salamat sa Binipayo Law Firm. Umpisa na po, mga attorney. Umpisa na po tayo. Pagbibigyan na natin sila. Ganon kay Attorney Pen Kaskulan. Maraming salamat sa inyong suporta at lalong magpasalamat sa pagpupuyat at pag-iingat sa pagsagot ng abogado ni Liubert na si Attorney Regidor Tulali, ang kinikilalang magaling na abogado sa Palawan. Attorney Tulali, nagtagumpay po tayo ngayon. Maraming salamat, Attorney, na alam ko pinagpuyatan mo ng husto kung paano mo sagutin ang mga akusasyon laban kay Liubert. Bagamat nadamay sa tagumpay si Jubert. Mga kabigwas, isang matagumpay na laban. Ngayon na nagtatagumpay si Liubert, mag-umpisa na tayo. At ito lang ang aking masasabi sa pamilyang Galieno. Alam ko namang pressure kayo. Kung magbabago ang inyong kaisipan, lapitan lamang ninyo ako. Sabihin ninyo ang katotohanan. Ipaglalaban ko po kayo. Mga kabigwas, salamat, Major. May bumabati po sa akin ngayon. Maraming salamat at congrats daw ako. Salamat po. At nagpasalamat din po ako sa piskal na talagang naninindigan na tama. Saan ka makakakita nga naman na rape with homicide? Paano riripin yung isang kalansay kung hindi ba talaga mga ingot? Sino bang gunggong na mangri-rape ng kalansay? Paano ninyo sabing rape yan? Walang katas. Di ba?
Tapos sasabihin ninyo ngayon, homicide? Sino bang pumatay? Ha? Kaya, ang abangan ninyo ngayon, napakarami po ninyong abangan ngayon. Pero pamilyang Galino, hindi po ako galit sa inyo. Una ko pong ipinaglalaban si Liubert Dasmariñas. Ayun nga no mga kaibigan, unang-una magpasalamat tayo kay Idol Big Was Tumiebili dahil sa kanyang pagpursigi ano, at pagtulong kay Liubert Dasmariñas para lumabas talaga ang totoong pangyayari mga kaibigan. At maraming salamat ano, sa mga abogado na sumusuporta kay Liubert Dasmariñas. Sana mga kaibigan, ito na yung ano no, ito na yung simula na makapag-isip ang pamilyang Galieno sa kanilang ginawa mga kaibigan. Huwag na munang isipin niyo yung pera, no? Bagay kung talagang alam nila na buhay naman itong si Jovelyn, baliwala sa kanilang pangyayari mga kaibigan. Pero dapat walang taong naagrebyado sa kanilang ginawa. Kung tinanggap man nila yung pera mga kaibigan, ano? Pero may taong nagsasakripisyo katulad kay Liubert Dasmariñas. At kung wala itong si Idol Big Was Tumiebili, wala na. Nakulong na itong si Liubert Dasmariñas mga kaibigan at malamang mabubulok ka sa kulungan na walang kasalanan. Kaya maraming nakukulong mga kaibigan na walang kasalanan dahil nga walang kakayanan ng labanan o lumaban sa kaso mga kaibigan. Kaya yung tayong mga mahirap, kawawa talaga tayo pag walang katulad ni Idol Big Was Tumiebili na handang magsakripisyo at ipagtanggol ang mga katulad kay Liubert na naapi. Ito naman si Liubert, no? Dapat makapag-isip na itong tao na ito. Dapat dito na siya kumampi kay, ano, kay Idol Big Was. Huwag na siya magpabuyo doon sa kabilang station na mga demonyo naman yung kaisipan, mga kaibigan. Yun ang mga kaibigan, yun lang naman yung ating pinapaabot ulit sa inyo, ano? Ito yung iyan nga yung text sa amin kahapon ni Idol Big Was Tumiebili na malaking tagumpay ano? At ayun nga, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta kay Idol Tumiebili. Suportahan natin ito mga kaibigan hanggang sa dulo, hanggang kung ano man ang kanyang pwede pang maitulong no, sa ating mga kababayan. Kasi bihira yung ganitong taong handang magbuhis ng buhay ano, para lang matulungan ang mga naapik katulad nga ni Liubert Dasmariñas. Yun ang mga kaibigan, maraming salamat at once again, this is Rundi TV mo. Aingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin. Maraming salamat, tagumpay tayo mga kaibigan.